What's up mga Lodi? Nagbabalik na naman si Dern Alba. Today, tuturo ko naman yung intro ng kantang You Still The One ni Justin Vasquez. Tuturo ko na step by step kung saan mo lalagay yung mga daliri mo. Kung gusto niyo namang aralin yung chords at strumming ng kantang to, lalagay ko na yung link sa baba kasi meron na tayong tutorial na ito. No? Lalagay na lang natin yung link, click mo na lang, tapos aralin mo na lang. So ayun, hindi na natin patatagalin to. Hindi ko na papabain to, tuturo ko na. Turo na natin yung intro. Let's do it! Kung bago ka pa lang sa channel natin, click mo na yung subscribe button. Click mo na yan para updated ka sa mga video tutorial na ilalabas ko. So ayun, simulan na natin. Lalapit ko na po yung gitara ko. Ayan mga Lodi, malapit na yung gitara natin. Standard tuning tayo. At gagamit tayo ng capo. Okay? So yung capo mo, lalagyan nyo sa first fret. So dito magsisimula ang fret mo. First, second, third fret. Okay? Simulan na natin yung intro. So yung intro, gagawin natin yung G chord. Ayan. No? G. Pero, yung ating index finger, ilalagay natin dito sa ating 3rd string sa 2nd fret, okay? Yan. So, dalawa lang ang nakatap, okay? So, yung middle finger natin, nandito siya sa 6th string, 3rd fret. At yung ating index finger sa 3rd string, 2nd fret. Alright. So, may lalagay naman akong tabs dyan, no? Kung marunong ka na magbasa ng tabs, mas okay yon, no? Or, sundan mo yung daliri ko, okay? Nice ba yun? Mas maganda kung saan nakalagay yung daliri ko, doon mo na rin ilalagay yung daliri mo para parehas tayo. Alright. So, gawin natin yan. Yan, ganyan yung G natin. Ang unang kakalabitin natin ay yung 6th string. Okay? Ang sunod na kakalabitin natin yung open string ng 4th string. And then next is open string ng 2nd string. And then, kakalabitin na natin yung ating 3rd string na nakatap itong index. No? Gawin natin. Ayun. So, and then, after nyan, kinalabit mo na yung 3rd string. Angat mo yung index mo. At, nakalabitin mo ulit yung 3rd string na open string na siya. Okay. So, ganun siya, no? Gawin natin ulit. Yun. And then, after nun, itatap mo yung pinky mo sa 4th fret sa 4th string, okay? No? So, wala nga tumunog siya, okay? So, ulitin natin. Yung tayo ulit. Yun. Then, next is, after nang kalapitin mo itong nasa 4th fret, 4th string, punta ka sa 2nd fret sa 4th string pa rin. Okay? Yan. So, gawin natin, simula sa yung pinky natin, 4th fret, 4th string pa rin, pupunta sa 2nd fret. Then, after nyan, itatap mo na yung middle finger sa baba, okay? 3rd string sa 2nd fret, no? Pero, islide mo siya papuntang 4th. Diba? Babalik lang siya sa 2nd fret, 3rd string. So, ganun siya. No? Gawin natin, daan-daan. Simula sa una. Yun. And then, after nyan, kakalabitin mo yung bass ng D chord. So, ito yung bass. Nasa 4th string siya. Okay, open string. Pero mas maganda, ang gagamitin mo is yung middle finger mo na, no? So, nandito kanina, di ba? Pinky, 4th. Dapat ito ang middle finger mo ang slide mo. Yun. So, dapat ganyan, ha? Then, ang sunod nyan, kakalabitin mo yung open string ng D. Balik sa 2nd fret, 3rd string.
Then, second string naman sa first fret. Then, open string. Balik sa third string, second fret. Then, open string. Okay? Mabilis ba? Basta open string. Ikita mo naman sa tab. And then, after ng open string na yan, punta ka sa 4th string, 2nd fret, slide ka papuntang 4th. Yun. Okay. So, ang ganda lang, no? Gawin natin simula sa una, dahan-dahan. Yun. Tayo natapos, diba? Then, pwede mo nang pull, slide mo siya papuntang second fret, no? Ito na yung gagamitin mo, ring finger mo. Third string sa fourth fret. Then, open string. Or, gano'n, no? Fourth, second fret ng third string, then open string ng third string. Gano'n, okay? So, gawin natin. Simula sa una. After nyan, kakalabitin mo ulit yung open string ng third string. Then, sunod is, tatap mo yung fourth fret, third string, balik sa second fret, third string. Then, open string ulit. Then, punta sa fourth string, fourth fret. Then, second fret, fourth string. Then yung ding, ding. So first fret, third string papuntang second, then yung middle finger, second fret, fourth string papuntang fourth fret. Ayan siya, no? So ganun, no? Dahan-dahan natin, gawin natin dahan-dahan. After nito, punta ka sa A, isang hagod lang pababa, simula sa fifth string, okay ka dito, or A, then pasok sa D. Looks like we made it, baby. Yun, so ganun siya, no? Nakuha mo na, no? So simulan natin ulit, gawin natin. May tab naman dyan, kung naliluto ka, ulitin mo lang, no? Tignan mo yung tab, then sabayan mo ako. Okay, sabay natin. Hey! Sa plucking niya, yung basic na tuturo ko is yung ganito lang. So, ang kinalabit natin dyan sa D chord ay yung bass niya. Siyempre, pag nag-plucking ka, hindi mawawala yung bass. Kailangan tutunog yan, no? So, yung bass, fourth string, at itong dalawang daliri mo na to, itong middle finger mo, at yung index ay nasa first, tsaka second string. Okay? Kalabit. Kalabit sa fourth string, no? Kalabit, tapos taas yung pose,
Then, sabay yung kalabit yung number 3, number 4, 2, 1. Okay, so ganun lang siya, no? Bam, bam, bam. Okay? Bam, bam, bam. Pero syempre, lilipat ka na sa D over F sharp. Yung D over F sharp natin, ganito siya, okay? So, ang ginawa ko is, tinap ko yung ating, ginamit ko yung thumb ko, no? Tinap ko to, no? Para makuha ko yung F sharp. Yung F, okay? Yung F sharp. Kung nahihirapan ka naman, hindi mo gawin yung F. Yung F sharp, okay lang. So, ganyan. Ulitin natin. No? Kalabit. Taas. Pause. Kalabit. Ganun siya, okay? So maganda, ulit-ulitin mo muna sa D, no? Pag nakuha mo na yung paulit-ulit sa D, ulit-ulit ka naman sa D over F sharp, ulit-ulit ka sa G, ulit-ulit ka sa A, no? Hanggang sa malalo mo na siya, okay? So, no? Okay, so gawin natin siya. Simulan natin sa intro. Yan, G. So, ganun lang siya, mga Lodi, no? Yung chords niyan, nandiyan lang sa link. Click nyo na lang, then aralin nyo. Okay? Ayun, mga Lodi. So, yan, mga Lodi. Yan yung intro ng You're Still the One ni Justin Vasquez, yung intro niya. Sana nagustuhan nyo. Sana hindi kayo nalito. Pero may tabs naman tayo, no? So, hindi ka na malilito doon, no? Yung tabs naman yun, kung ano yung number dun sa bawat string, yun yung fret, no? Doon mo lang itatap yung mga daliri mo. Okay? So, ayun. So, hanggang dito na lang ulit ako, mga Lodi. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo sa susunod na video tutorial. Maraming salamat po. One of peace. Bye-bye.